Ikapito ng Mayo, Martes, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ng mga tao kay Jesus, "Anong tanda ang magagawa mo upang pagkakita namin ay maniwala kami sa iyo? Ano ba gawa mo?" "Kumain ng mana sa ilang ang aming mga ninuno ayon sa nasusulat. Binigyan sila ng tinapay mula sa langit at kumain sila." Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay mula sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na mula sa langit. Ang tinapay ng Diyos ang pumapanaog mula sa langit at nagbibigay buhay sa mundo." Kaya sinabi nila sa kanya, "Panginoon, lagi mong ibigay sa amin ang tinapay na ito." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Hinding-hindi magugutom ang lumalapit sa akin at hindi mauuhaw kailanman ang naniniwala sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, Panginoon, lagi mong ibigay sa amin ang tinapay na ito. Nang mabatid ng mga tao ang kakaibang taglay na lakas at buhay ng tinapay na ito, sinikap nilang hingin ito kay Jesus. Kailangang unawain nating mabuti ang naidudulot sa buhay natin ng pagkaing bigay ni Jesus, ang kanya mismong katawan. Sa panalangin itinuro ni Jesus, malinaw doon ang pagnanais na makamit ang biyaya ng Diyos. "Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw." Ang malimit at karapat-dapat na pagtanggap sa katawan ni Kristo ay isang magandang gawain na mag-iiwan sa atin ng kasiyahan. Sa paghingi natin araw-araw, ipinapahayag natin ang pagkilala sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Pagsasagawa, may pagkukusa ka ba na magsimba ng malimit upang makasama at matanggap si Jesus sa banal na sakramento? Gaano ba kahalaga sa iyo si Jesus?